wake me up before you go, go. Don't leave me. Sa kasaysayan ng UK ay kasama ang 80s sa sinasabing panahon na nakaranas ang mga British, lalo na ang mga kabataan, ng pagka-depress at pagbagsak ng moral dahil sa pagbagsak ng ekonomiya na naging sanhi ng malawakang unemployment at kabi-kabilang kaguluhan. Pero sa mga panahong yun na punong-puno ng negatibong emosyon ang mga tao, ay dalawang binatilyo ang nagsama at lumabas sa music scene. Taglay ang mga kantang may kakayahang magpagaan ng kalooban, magpaing at magbigay ng kaligayahan. Siguro ay kilala na ng marami sa atin si George Michael dahil isa ito sa mga nakipagsabayan noon sa kasikatan ni Michael Jackson at Madonna. Pero bago siya maging solo artist ay dati muna siyang miyembro ng pop duo na WHAM, at sila ang nasa likod ng mga kantang Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, at ang legendary at walang kamatayang kanta na Careless Whisper, na nahaluan lang ng katatawanan dahil sa sinayaw ito ng isang surgeon at aktres bago nila gawin ang ipinagbabawal na jutsu sa Konoha. Siguro naman ay marami sa inyo ang may alam ng mga awiting nabanggit, kaya halika at kilalanin natin ang WHAM. Balikan natin ang kwento ng isa sa pinakasuccessful na pop act noong 80s. Paano nga ba sila nagsimula at bakit nauwi sa pagiging solo artist si George Michael? Nasaan na sila ngayon? Simula ang lahat sa Bushey, England sa unang araw ng eskwela noong September 1975. Nag-volunteer noon ang 12 taong gulang na si Andrew Ridgeley na i-mentor ang bago niyang kaklase na si Georgios Panayotu, na mas nakilala bilang George Michael na noon ay 11 taong gulang pa lang. Naging matalik na magkaibigan ang dalawang ito, lalo na at parehas silang tagahanga ng musika ni na David Bowie at Elton John, at parehas silang may ambisyon na maging musician. Naging para magkapatid ang samahan ng dalawa, at kahit natapos ang kanilang pag-aaral ay nanatili silang magkasama hanggang natuto na rin sila magsulat ng mga awitin. Nagsimula ang mga itong pasukin ang mundo ng musika noong bumuo ang mga ito ng banda na tinatawag na The Executive, kasama ang kapatid ni Andrew na si Paul Ridgeley at mga kaibigang sina Andrew Lever, Tony Bywaters at David Mortimer. Pero nabuwag din agad ang mga ito, kaya nagpasyon siya na lang si Andrew at George na magsama bilang duo na tinawag naman na WHAM. Ayon kay George ay walang meaning ang pangalang ito. Nagkataon lang umano na isinisigaw ni Andrew ang salitang WHAM BAM habang nagkakasayahan at nagsasayaw sila sa isang club. Well, I think it was Andrew actually. Originally we were in a club dancing, and we were kind of doing this like formation dance and having a laugh, and Andy started shouting something about WHAM, BAM and all this, you know. And we thought that'd be a good name for a group. And then we threw it out the window. We thought, no, got to think of something better than that. But eventually we came back to it because it seemed right for what we were doing. Nagsimula ang mga itong bumuo ng demo na dahil wala naman silang pera ay sa kwarto na lang ni Andrew ito ginawa, at gumastos lang sila dito ng 20 bucks. Nakabuo sila dito ng 4 minuto lang nakahabang demo, at nagsimula na silang ibigay ito kay Mark D ng Inner Vision Records, na agad naman ay nagbigay ng record deal sa dalawa noong February 1982. Sa mga unang kanta mga idol ay magkasama pang magsulat ang dalawa, pero nagsimula umanong lumabas ang natural na talento ni George sa paglikha ng mga awitin, kaya nagkasundo na ang dalawa na si George ang magkakaroon ng kontrol sa direksyon ng banda. Agad silang nakapag-release ng mga singles na WHAM Rap noong June 1982 at Young Guns noong October 1982, na noong una ay hindi man lang nakakuha ng success. Pero siguro nga mga idol ay nakatadhanang sumikat ang dalawa dahil naimbitahan sila mag-perform sa programa sa BBC na tinatawag na Top of the Pops.
Pops. Matapos biglaang umatras ang naka-schedule dapat na magpe-perform noong panahon na yon. Dito na nagsimula ang pagsabog ng kasikatan ng dalawa. Dahil matapos ang pagtatanghal sa naturang programa, ay biglang pumalo hanggang top 3 sa UK ang kinanta nilang Young Guns. Kaya hindi nila sinayang ang pagkakataong ito. Muli nilang inirelease ang WHAM rap, tapos sinabayan pa ng mga singles na katulad ng Bad Boys at Club Tropicana. Nagtuloy-tuloy na dito ang kasikatan ng dalawa hanggang ituring na nga silang kakompetensya ng mga sikat na pop act noon sa Britain na Culture Club at Duran Duran. Sa mga panahong ito, mga idol, habang gumagawa sila ng video para sa kantang Club Tropicana, ay tumawag si George kay Andrew para ipagtapat ang tunay na kasarian nito na isa itong bakla. Na sorpresa man si Andrew ay hindi naman ito naging big deal dito. Naging normal pa rin ang pakikitungo nito kay George, kaya naging masaya at panatag umano ang kalooban nito, lalo na at wala namang nagbago sa samahan ng magkaibigan. Naisip na lang ni Andrew na yun pala umano ang dahilan kung bakit ilang taong hindi na girlfriend si George, kahit na sobrang babaero nito nung una. Noong July 3, 1983 ay na-release ang debut album ng WHAM na Fantastic, at agad nitong pinagharian ang UK album chart. Bumenta ito ng 900,000 copies at na-certified 3 times platinum. Samantala ay inirelease ito sa US sa pangalang WHAM UK dahil nagkataong may grupo na sa US sa parehas na pangalang WHAM. Bumenta rin sila sa US ng 500,000 copies at na-certified ito bilang gold album. Sa tagumpay na dinaranas na magkaibigan ay natuklas na naman ni Andrew ang mga problema sa kontrata nila sa Inner Vision. Madalas mangyari ito, mga idol, sa mga bagong artist noong panahon na yon. Yung ginagamit lang sila ng mga may hawak sa kanila para pagkapirahan. Kaya nagkaroon dito ng demandahan sa pagitan ng WHAM at Inner Vision Records na inayos naman ng naturang kumpanya sa labas ng korte. Lumipat ang dalawa sa Epic Records at sa sister company nito na Columbia Records, at dito na nila na i-release ang pangalawa nilang album na tinawag na Make It Big noong November 5, 1984, kung saan nabibilang ang mga singles na Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Freedom at Everything She Wants, na nagdala palalo sa dalawa sa tuktok ng tagumpay at kasikatan. Pumalo ito sa number 1 sa US at na-certified pa bilang 6 times platinum. Number 1 din ito sa UK at pumalo naman doon sa 4 times platinum. Sobrang tagumpay din ng bawat single sa album, lalo na ang Wake Me Up Before You Go Go at Careless Whisper na agad ay pumalo sa number 1 sa napakaraming mga bansa. Ang Careless Whisper, mga idol, ay komposisyon ni Andrew, at si George naman ang naglagay ng lyrics. Bagay na bagay ang kantang ito, mga idol, sa isang surgeon at actress na gumamit ng kantang ito sa kanilang sayaw. Dahil ayon kay Andrew ay pagtatapat umano ito ni George sa pagtataksil nito sa kanyang kasintahan noong araw. Sobrang ganda man ng takbo ng karera ng WHAM sa pagkakataon na yon, mga idol, eh dito na rin nagsimulang inihanda si George ng Epic at Columbia Records bilang solo artist. Katunayan ay si George lang ang makikita sa music video ng Careless Whisper, tapos WHAM featuring George Michael, at minsan pa ay George Michael lang ang makikitang nakasulat na gumawa ng awiting ito. Hindi na ito nakapagtataka, mga idol, dahil kung tutuusin eh hindi katulad ng mga sikat na duo na Air Supply o Modern Talking, eh parang Savage Garden lang ang setup nitong WHAM, na halos nasa likod lang lagi ang isa at kahanay ng mga backup singers at dancers. Kaya kahit magsolo ang kumakanta eh kaya pa rin magpatuloy, lalo na nga at si George naman talaga ang sumusulat ng pinakamaraming kanta ng WHAM. Hindi naman nagkaproblema kay Andrew ang kagustuhan din ni George na maging solo artist. Katunayan, mga idol, ay itinago pa rin ng dalawa ang tunay na kasarian ni George dahil natatakot silang maapektuhan ang karera nito. Isa pa ay hindi naman sikreto na kay Andrew ang kagustuhan ni George na makipagkompetensya kina Madonna at Michael Jackson. Ayon pa kay Andrew ay sobrang na ding nag-evolve ang songwriting ability ni George na dumating na sa puntong hindi na bagay sa WHAM ang mga nabubuo nitong kanta. Samantala, hindi man number 1 ang double A-side single na Last Christmas at Everything She Wants, eh ito naman ang naging best-selling single ng WHAM na nakabenta ng mahigit sa 1.9 million copies sa UK pa lamang. Ganun pa man, mga idol, eh ibinigay naman nilang lahat ang pinagbentahan nito sa donations para sa Ethiopia.
noong March 1985 ay gumawa ng ingay sa music industry ang WHAM noong ang mga ito ang pinakaunang western pop group na nakapag-tour sa China at nakapagsagawa pa dito ng 2 konsyerto. Sa huli ay inamin ng manager ng mga ito na si Simon Napier-Bell na sila ang naunang nakapag-perform sa China dahil sinabotahin nito ang bandang Queen sa pamamagitan ng paggawa ng 2 brochures na ipinakita sa otoridad ng China. Isa para sa WHAM na nagpapakita ng mabuting imahe at isa naman para sa Queen na nagpapakita umano ng hindi kaaya-ayang pose ni Freddie Mercury. At dahil sobrang higpit dati ng China sa western bands o groups ay una nilang pinayagang makapasok ang WHAM. Ganun pa man ay nasundan na ito mga idol ng unti-unting pagkasira ng grupo. Madalas na mag-perform noon si George bilang solo artist noong mid-1985, samantalang si Andrew naman ay napahilig sa rally racing. Kaya noong 1986 ay napagkasunduan na lang ng magkaibigan na buwagin ang WHAM at mag-focus na lang sila sa kani-kanilang mga projects. Pero bago sila maghiwalay ay naglabas muna sila ng isang awitin na The Edge of Heaven at isang greatest hits album na The Final. Nagsagawa din ang mga ito ng isang farewell concert para sa kanilang mga fans na ginanap sa Wembley Stadium noong June 28, 1986 kung saan ay inabot nga ito ng 8 oras at dinaluhan ng 72,000 katao. Pagkatapos nito ay sinabi ni Andrew na nanatili man ang pagkakaibigan ay hindi na ito katulad ng dati dahil magkahiwalay na buhay na ang kanilang tatahakin. Ganun pa man ay nilinaw naman ito na masaya ito sa success ng kanyang kaibigan si George. Katunayan ay bumisita pa si Andrew sa recording ng isa sa pinakasuccessful na album ni George na Faith at nagpakita din ito ng suporta dahil noong mga panahon na yon ay dumadaan si George sa matinding kalungkutan at pagdududa sa sarili. Nasunda na ito ng paglipat ni Andrew sa Monaco para mag-focus sa kinakahiligang Formula 3 motor racing. Ganun pa man ay pagkalipas ng ilang taon ay tumungo naman ito sa Los Angeles, California para sa solo career sa musika at pag-arte. Pero nabigo ito makakuha ng success kaya bumalik na lang muli ito sa England noong 1990. Nakapaglabas pa ito ng isang album pero bagsak ang benta nito kaya tinanggal din siya agad ng kanyang record label. Samantala ay naging sobrang matagumpay naman ang karera ni George Michael. Nakapag-release ito ng 5 studio album at nakabenta ng mahigit sa 80 million records sa buong mundo. Naging boses din ito ng LGBT community at nagsagawa ng mga charity concerts para dito. Ganun pa man ay nalulong naman ito sa droga at naaresto na ito ng ilang beses dahil doon. Inamin din ito sa publiko ang tunay niyang kasarian noong 1998 matapos itong maaresto dahil sa pakikipagtalik sa pampublikong palikuran. Pero hindi naman ito naging dahilan para mawala ang kasikatan ni George. Katunayan ay sunod-sunod pa rin ang malalaking konsyerto nito at naging matagumpay pa rin ang mga inilalabas nitong album at iba't ibang projects. Ganun pa man noong 2016 ay isang tawag ng kapatid ni George ang nagbigay ng kalungkutan kay Andrew dahil sa bigla ang pagpanaw ng kaibigan sa araw ng Pasko. Pumanaw si George sa edad na 53 at bilang pagrespeto ni Andrew sa kaibigan ay iniwasan na nitong kantahin ang kanilang mga sikat na kanta sa kanyang mga sariling projects. Naglabas din ito ng isang libro na may pamagat na WHAM, George and Me bilang pag-alala sa kaibigan. 59 na taong gulang na ngayon si Andrew at bilang kasama sa pagbuo ng Careless Whisper ay tumatanggap pa rin ito ng malaking royalty sa kantang ito taon-taon. Ayon sa celebritynetwork.com ay si Andrew Reggio Mano ay mayroong $40 million net worth. Nabaon man sa kasaysayan at siguradong marami sa ating mga Pinoy ang hindi kilala ang grupong ito ay sigurado ako na ang ilan nilang awitin ay pinapatugtog pa rin sa radyo. Lalo na ngayon napapalapit na naman ang Pasko kaya siguradong maririnig mo na naman ang at syempre ay hindi naman pahuhuli ang pambansang awitin ng mga Hokage. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.